Medication program para sa ating palakihing baboy. Kung meron tayong feeding program na inalabas dito sa ating channel, ay meron din tayong ilalabas na medication program. Ito yung mga gamot na ginagamit natin dito sa ating farm na binibigay natin sa ating mga alaga para iwas sa matinding pagsasakit. So in 35 days ay magbigay tayo ng purga or purgahin natin ng latigo 1,000 upang maalis ang mga bulating nagpapabagal sa paglaki or magbigay tayo ng ivermectin na injectable. So yun ang ginagawa natin in 35 days. In 36 days to 42 days ay magbigay tayo ng Vitracin Gold. Ito po ay pulse medication po ito upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng pneumonia. So yung ibig sabihin ng pulse medication, kahit walang sakit ay magbigay tayo ng ganitong gamot para iwas sa pneumonia ang ating mga alagang baboy. So magbigay tayo ng 2 kutsarita kada galon ng tubig at ipainom. In 42 days ay booster shot po tayo sa hog cholera na tinuturok natin during week. So in 42 days ay booster shot po tayo sa ating hog cholera na vaccine na binibigay sa ating alaga. So 2 ml kada ulo. So kung may nakikita tayong matinding pagtatay ay magturok din tayo ng bacterid. So kung wala ay hindi tayo magbigay ng bacterid. In 60 days, turukan natin ng Bixan SP upang makatulong sa mabilis na paglaki or any vitamins na ginagamit niyo. So in 60 days ay magturo kayo ng vitamins. Turukan ng Sustalin LA kapag may sintomas ng matinding pneumonia. So kung nagkaroon ng matinding pag-uubo ang inyong mga alagang baboy ay magbigay kayo ng Sustalin LA or magturo kayo ng Sustalin LA. So 1 ml kada 10 kg ng timbang ng ating alaga. So in 66 to 72 days, pulse medication ay uulitin natin gagawin upang maiwasan ang pneumonia. At nung time na yon ay magpurga tayo ulit. Magbigay tayo ng latigo 1,000 or ivermectin. Kung latigo 1,000, isang sachet kada 3 grower or 3 baboy. Halo lamang sa tamang dami ng pagkain or tubig. 96 to 102 days ay magbigay ulit tayo ng Vitracin Gold. So pulse medication pa rin ito upang maiwasan ang pneumonia. 2 kutsarita kada galon ng tubig at ipainom. In 115 days to 120 days, pulse medication ulit. Magbigay ulit tayo ng Vitracin Gold para iwas pneumonia. At 2 kutsarita kada galon ng tubig. Kaya gumamit tayo parang dito sa 96 to 100, then 115 to 120, parang na padalas natin ang pulse medication natin kasi itong mga araw na ito ay dito magbigay ng magandang paglaki sa kanilang katawan. So kailangan nga hindi magkakaroon ng stress ang ating mga alaga dito or hindi magkaroon ng ubo or sipon, lagnat, dahil itong mga time na ito ay mabilis ang paglaki or mabilis ang ibibigay na paglaki ng kanilang katawan. So dito tayo makakuha ng malaking timbang sa ating mga alaga, kaya iwas tayo sa mga stress dito, kaya gumamit tayo ng mga pulse medication. So in 96 to 102, then balik naman sa 115 to 120, kaya binilisan natin or medyo malapit ang pagbigay natin ng pulse medication natin kasi yung hinahabol natin yung kanilang timbang na dapat hindi sila magkaroon ng stress para hindi mahadlang yung mabilis na paglaki ng kanilang katawan. So kung may matinding pneumonia man ay magbigay tayo ng Vitracin Ultima. So palitan natin ang Vitracin Gold ng Vitracin Ultima kung may malalang infeksyon or komplikasyon na dulot ng pneumonia. So kung grabe na yung mga ubo ng ating mga alaga, magbigay tayo ng Vitracin Ultima kasi yung Ultima ay mabilis magpatunaw ng plema. So dapat yung Vitracin Ultima ang gamitin natin. So yun ang mga ginagamit nating mga gamot dito sa ating farm, sa ating mga palakihing baboy o sa ating mga patining na baboy. So ito mga ina-apply natin para iwas sa matinding pagsasakit
Ayan, kung gusto nyo itong subukan nyo kasi itong mga epektibo po, itong mga gamot na binabanggit po natin dito sa ating vlog. So, that's all for this video. Thank you and God bless us all.